marriage life is a lifetime commitment where you are being merged together with somebody. That's why the two flesh become one. Dapat yun ang maintindihan natin. Hello? At ang in the Old Testament and the New Testament, in the book of Mark 10, sabi doon, mayroong nagreklamo. Sabihin mo nga, huwag kang magreklamo. Ang mga Pharisees, they complain. Mark 10, chapter 10, are we learning something today? Yes. Mark chapter 10, verses 5 to 9. Mark chapter 10, verse 5 to 9. Ano sabi doon? And Jesus answered, ito yung tanong ng ano? Balikan ho natin sa verse 2:35, please. I-forward mo lang. Taas pa. Yan. Sabi doon, huwag mo nang i-ano highlight. And the Pharisees came to him and asked, is it lawful for a man to put away his wife, tempting him? Ibig niyang sabihin, is it lawful for a man to divorce a woman? Ito ang sagot. And Jesus answered, for the hardness of your heart, he wrote you this precept. But from the beginning of the creation, God made them male and female. For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his husband, to his father, cleave to his wife, and they twain shall one flesh, so then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Ibig niya ho sabihin, kung ano yung pinagkaisa ng Panginoon, huwag mong paghiwalayin. Divorce is not acceptable sa paningin ng Panginoon. Sabi ni Lord, ginawa lang yun ni Moses kasi matigas ang ulo niyo eh. Pero hindi ko inalaw yun. From the very beginning, I did not allow divorce. Sabi mo nga sa katabi mo, walang divorce. Walang divorce. Amen? So, walang divorce, mali. Hindi mo pwedeng iwalayan ang asawa mo. I read an article, sabi niya, dapat mo raw matutunang i-define kung ang marriage for you, Sister Divine, for your marriage for you, Sister Marion, is it a promise or a vow? I want you to understand carefully. Maraming hindi nakakaintindi na to them, marriage is a promise and not a vow. Ano ba ang pagkakaiba ng promise at saka sa vow? Ganito. Promise means to pledge to do or not to do a specific thing. Kaya pag sinabi mo Brother Orville, pangako sa'yo, Sister, pangako sa'yo, Divine, lagi kitang pagkaandaan tuwing umaga ng almusal, pag kinasal tayo, laging ganito, pangako yun, promise. And that promise means to do, sabi niya rito, to pledge to do or not to do a specific thing. Kaya lang, ayaw ko ng ganito, Divine, ayaw ko ng ganito, yun yung promise. While ang vow, isa kasi, di ba, common, sinabi, the definition is promise is made to be broken. Hindi promise is made not to be broken. Nangako ka, nung kinasal kayo, promise ko sa'yo, my dear, ikaw lang, wala nang iba. Pagbaba ng hagdanan ng asawa, may nakita ng isa, promise, ikaw lang. Pagtalikod ng isa, promise, ikaw lang hanggang mabot ka ng XY. Yun ay promise lang.
But when you understand what marriage is, it is a vow means it is more stronger than promise. A vow is a binding commitment to begin doing something now and to continue to do it until the duration of your vow. Naintindihan nyo? Ang vow is, when you say, gagawin ko ito hanggang matapos, hanggang mamatay. That's why there is the marriage vow, it's change of commitment. Till death do us part. So, if you understand marriage that it is a vow, hindi ka lang mangako, kundi gagawin mo yung gusto mong gawin ngayon hanggang walang katapusan. Hello? So, ganun kabigat ang vow. So, kapag ang definition mo ng marriage is only a promise, this is the problem. When you encounter worse situations sa pamilya mo, sa relasyon mo, when problem arise sa relasyon, they think that ang solution agad ay ang divorce. Tama hindi? Kapag mabigat ng problema, maghiwalay na nga tayo, mukhang hindi tayo compatible eh. But if you bail out marriage dahil lang sa problema, you will end up marrying 10 times at mag-divorce ka ng 10 times. Why? You are just, what they call this, you just move away from the situation at pumunta ka lang doon sa pangalawang asawa at ang problema mo, dinala mo lang doon. If you don't know how to resolve the problem, then you escape from it. Mabuti pang mag-asawa na lang ng iba, kasi iba ang galit niya. Pagdating ng pangalawang na pang-asawa niya, iba rin ang galit niya, makapaghanap na nga ng iba. Yung pala ang may problema ay ikaw. Hello? So you most of the time, you bail out sa relasyon niyo because you don't know how to handle that situation sa family. Lagi mong tinuturo, ikaw, nagtuturoan kayo. Tinuro mo yung isa, tatlong bumalik sa'yo. Paano ka ba magturo? Ganyan ba? Hindi ka ganyan magturo ah. Ganyan. Pag nagturo ka, ilang bumalik? Tatlo. Kaya huwag ka magtuturo. Dahil ang tatlo bumalik sa'yo. No? Are we learning something today? And I'm going to share to you briefly paano ba maging successful ang marriage daw? Number one, give your 100% commitment. Akala ko natin kasi sweldo. Tingnan mo nga yung asawa mo, titigan mo ng napaka-sweet. Give your 100% commitment. Yung iba hindi nakakatingin kasi 50% na ako. When I get bago ako mag-asawa, sabi ko, ang pag nakipag-relasyon ako, 50% lang ibibigay ko sa'yo. Dahil pag nawala, may 50 na tira sa akin. Ay, yung binuhos ko lahat, lukaan ako. Pero sa pag-aasawa, iba, you must give your 100% commitment to sa asawa. Hello? Dapat maging committed ka. Kahit maraming tentasyon, Brother Noel, kahit maraming tentasyon, Brother Orville, manigas ka dyan. Mas maganda ang asawa ko kaysa yun. Yes. Okay. Yes. Maganda. Alam nyo, when you are committed to your wife or to your spouse, you do not want to do crazy things sa buhay mo. Amen? Paano ba magkaroon ng commitment sa asawa? Sa spouse?
The book of Acts chapter 20 verse 35 says, it is more blessed to give than to receive.